Ngayong 2024, simulan natin ang ating adventure sa aking camper van na si Beyo. At ipapakita ko sa inyo ang aking pool setup. Dito natin simulan mga kabangkada sa ating kitchen. Ito po yung ating kitchen sa loob ng ating camper van. Ito po ay vinyl na bamboo design yung ginamit natin dito. Ako lang din po yung nagdikit niyan. Tapos dito sa ating salamin meron tayong fireproof na wallpaper. Yun ang kinabit natin. Kabilaan po siya bali. Para meron tayong privacy kapag tayo natutulog na. Tapos itong itaas po natin, ito yung ating pinaka-pantry. Dito nakalagay yung lahat ng ating groceries o yung mga ginagamit natin sa pagluluto, yung mga pagkain natin. Meron tayo ditong herbal tea, may Nescafe, may Coco Mama, kasi may mga Korean noodles tayo. Siyempre, hindi mawala yung laki ni Jeep kasi mahilig tayong gumawa ng bola-bola mami. Pansit Canton, tapos meron din tayong green tea na Lipton. Meron tayong ditong Parmesan cheese powder, mga laki ni, yan, sotanghon, yan, ganyan. Tapos mga sardinas. Nahilig tayo sa sardinas. Itong roast bowl ang ating paborito. Meron tayong Spanish sardines. Meron tayong Vienna sausage. Meron din tayo ditong ayan, sardines na miso sauce. Tapos meron tayong ditong mushroom. Meron tayong Nestle cream. Pag gumagawa tayo ng dessert sa camping. Tapos yan. Ito yung coffee natin. Ito may panggiling tayo dito ng coffee. Oh, meron pa tayong Nescafe dito. Ayan. Ayan. Pagka magko-coffee tayo ng puro. Ayan. Konti na nga lang siya. Mga kabangkada, ito yung drawer natin dito. Nung ginawa ko tong camper van, sakto-sakto, yung sukat nito, eh mayroon ano, mega box na tayo nabili. Ayan, tatlong drawer yan. Dito nakalagay yung mga gamit natin na panluto. Pangalawa, mga utensils din. Tapos ito yung isang gamit natin nung nagsisimula pa lang tayong mag-camping. Dito tayo nagluluto ng kanin. Tapos sa ilalim, dito yung nakalagay yung iwatanin natin na stove. Tapos yan, may malag dito natin ilalagay yung dispenser. Tapos itong mga plato. Tapos sa lababo pala mga kabangkada, meron tayo ditong faucet. Yan. Pipito dito natin sa ibabaw. Pwede tayo ditong magugas ng mga kung ano-ano, mga plato natin. Naluluto tayo. Malaking tulong ito sa atin. Tapos yung pinanggagalingan ng tubig na yan, dito po yan sa ano, sa yan, sa galon na to. Ito yung pinaka water tank natin. Tapos yung gray water natin, kung saan tumatapon, dito po yan sa may 10 liters na blue galon. Tapos yan, may mga shelves tayo dito. Pero bakante siya ngayon kasi nasa ating outdoor kitchen. Itong higaan naman natin ito mga kabangkada, ay single bed lang po ito. Tapos 4 inches yung kapal niya, kaya medyo malambot na rin. Tapos sa likod, meron tayong drawer. Ayan. Dito nakalagay yung mga extension natin, mga camping light, mga tarpaulin, yung hammock. Ito yung camping lamp natin na unang-una, na hanggang ngayon buhay pa. Kasi ito yung bago natin. Kapag gustong-gusto ko yung isang bagay, hindi ko tinatapon yung box. Tapos nilalagay ko pa rin siya dyan, para hindi agad siya maluma. Tapos dito, meron ang DDT steamer natin. Kasi nagsosyomay din tayo sa camping. Sa campsite yan. Tapos meron tayong ditong pinaka-toolbox. Dito nakalagay yung mga guy line, yung mga pegs. Tapos ito, dati, ano to eh, yung parang bricks, black na ano, wallpaper. Wallpaper lang po yung ginagamit ko mga kabangkada para anytime gusto ko magpalit ng design, nakakapagpalit ako. Itong wallpaper natin ngayon, geometric to eh. Pag nasawa na ako dyan sa kulay, papalit-alit ako next year. Kaya madali lang. Kumbaga sa bahay, para kang magpapa-repaint. Pero soon mga kabangkada, talagang ano natin, gagawin na talaga natin yan na talagang full setup na. Ito kasi ngayon, yeah, tatlong patong to ng ano, ng linoleum. Ito yung mating na nabili natin sa ano. Tapos ito yung original na mating ng van natin. Yan, bali tatlong patong siya. Tapos ito naman po detachable naman to mga kabangkada pagka
Eh, mga nakatornilyo yan dito eh. Naglagay ako ng kahoy dyan, dito sa ilalim na ito. Tapos dito sa ilalikod may kahoy din yan. Yung pinagtutornilyo ng mga upuan, doon ko kinabit yung mga kahoy para may tutornilyo ko silang ganun. Para hindi siya gumagalaw, ayan o. Tapos ito rin, ganito rin po yung dito ginawa ko sa ano, sa higaan natin. Yung mga upuan dito, di ba meron po yung tornilyuan sa ilalim. Ngayon tinapat ko po doon yung butas para pag kabit ng higaan, sakto doon, tapos tutornilyo na lang, kaya wala tong palag. Hindi siya gumagalaw kahit anong lubak siya. Tapos dito sa atin, sa harap, yan. Kung napapansin nyo mga kabangkada, itong upo natin dalawa lang, pandalawahan. Bali yung pwesto talaga nito, kung familiar po kayo sa Grandia, itong upuan na yan nandito sa second row. Pero pinagpalit ko po siya. Kasi yung original lang Grandia, tatluhan siya. Ngayon kung tatluhan pa rin siya, magiging maliit po yung entrance natin. Kaya naisip ko, pagpalitin. Tapos yung mga ibang upuan, andun dun sa bahay, nakatumbak lang siya. Tapos, ito yung sa unahan natin, sa uluhan, ito yung pinaka closet po natin. Ayan, dyan nakalagay yung ayan, mga kumot, unan, tapos yung damit natin pag nagta-travel. Tapos ito, yung upuan na to, ang plano ko, gawin na rin box type. Tapos yung ilalim niya, doon natin lalagay yung ating mga, papagawa tayo ng off-grid na solar power system. Diyan natin lalagay yon. Pero sa ngayon, ang gamit natin na power source or generator, ito. Itong ating Bluity. Kaya tayo may ilaw sa loob ng van. Yan na charge nito. 65 watts. 65% pa. Medyo matagal pa to. Pagka ilaw lang naman ang gagamitin natin, 33 watts lang naman yung ilaw natin. Magdamag to. Kayang-kaya ng ating Bluity EB3A na 600 watts. Tapos dito, meron tayong cooler na Orocan na 45 liters. Itong cooler na to para sa yelo, pang inumin lang natin, pang consume natin. Tapos yung pangalawang cooler natin na dito sa labas, ito yung sa mga lagayan ng mga ulam. Diyan nakalagay yan. Tapos ito po mga kabangkada, ang ating outdoor kitchen. Pero bago ko i-tour sa ating outdoor kitchen, papakita ko muna naman sa inyo yung ating side awning, yung itong DIY na side awning. Kailangan kasi meron kayong crossbar or yung pagkakabitan nito ng tubular, pero lipat tayo sa kabila para mas mapaliwanag sa inyo ng maayos. Ayan. Tatlo yung crossbar natin, 1, 2, 3. Tapos meron tayong tubular na 1 by 1 and 1/2 na aluminum. Tapos itong rubber na to, nabibili lang yan sa Shopee. Ang sukat po nung haba ng tubular na yan ay 10 feet. Kaya kailangan meron kayong pinaka-base. Yan ang pagkakapitan natin tarpaulin. Di ba lahat po ng tarpaulin ay merong mga butas sa bawat dulo? Yun, tinapat ko siya dito. Kaya meron siyang tornilyuhan. Pati doon sa kabila. Bali tatlo siya. Tatlong butas yan. Parang ganito. Ayan. Diyan nakakabit yung dulo. Yan. Ang ginamit natin, wing nut or butterfly nut yan. Tapos sa kabilang dulo, ganun din po siya. Ayan, naipitan siya. Tapos itong panggitna ko, ang sukat nito ay 3/4 by 3/4 kasi wala akong mabiling 3/4 by 3/4 na itong na aluminum eh. Ito stainless. Importante kasi meron ka sa gitna. Ayan, taka nakaganyan. Tapos ganun lang din po mga kabangkada. May pole. Tapos syempre meron tayong guy line. Ayan. Para kung malakas ang hangin, hindi siya lilipa rin. Meron tayong peg. Yan yung improvise natin na peg na 12 inches ang haba niyan. Kaya kahit tagbagyo, hindi siya basta-basta lilipa rin. Yung guy line natin o bagting sa Tagalog, 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya kahit gano'ng kalakas ang hangin, hindi siya lilipa rin. Tapos ito yung mating natin. Tarp lang naman to na lona, yan, medyo makapal. Tapos ito yung lamesa natin na ang sukat ay 60 by 120 cm. Matagal na to sa akin, magtatatlong taon na, pero tibay pa rin kahit hindi siya branded. Ang pinakapaborito natin dito sa ating
outdoor kitchen, syempre itong ating portable kitchen. Ito ako madalas magluto, mga kabangado. Tapos ito yung ating kalan na Kobeya. Ayan. Tabletop stove by Kobeya. Matibay ito. Subok na subok ko na yan. Pero nung nagsisimula pa lang tayong mag-camping, ito, excuse me, ito po yung gamit natin. Yung Iwatani. Tapos ito yung mga gamit natin sa pagluluto. Meron tayong pang egg and sausage. Tapos ito yung non-stick pan natin na gamit ko sa bahay. Dinadala ko lagi kasi gusto ko nakakapag-flip tayo, no? Para magpa-fried rice tayo. Tapos ito, ito yung takori natin na Nature Hike na 2 liters. Tapos dito tayo nagsasain kapag marami tayo sa camping. Kapag marami tayo nagka-camp. Ito yung 4 liters na pwede sa nilaga. Ito yung sa ingan. Ayan. Pagka solo lang tayo, ito yung ginagamit natin. Yung maliit. Dalawang gatang kasya dyan. Tapos yan, meron din tayong non-stick pan dito. Tapos kung napapansin nyo, mga kabangkada, ito yung ating Moby Garden na galon. Water tank din natin to. Itong maliit na 10 liters, dito tayo kumukuha ng pansabaw, yan, panluto. Tapos dito sa 20 liters na Moby Garden pa rin, dito yung inumin natin. Tapos ito yung palanggana natin na foldable. Tauban na rin natin yan. Tapos ito pa yung isang tauban natin. Tapos ayun yung mga plates natin na wooden. Pero plastic lang siya, melanin. Tapos ito yung ating spoon and fork. Maganda tong spoon and fork natin. Natutuwa ako dito. Kasi stainless siya, tapos wooden yung design. Pero plastic naman to. Goods pa din to. Ayan, tapos ito yung mga baso natin. Tapos meron dito tayong black tray. Ayan. Tapos ito pala, mga kamangkada, yung camping mag natin na pamimigay ko na lang po ito sa inyo. Sa mga solid nating followers. Ito yung bagong design. Yung dati nating design, ayun, no? Meron pang TV sa dulo. Pero ngayon nagpalita tayo ng bangkada na lang. Para mas makilala tayo na bangkada. Maglalabas tayo ng merch natin na, ano, na t-shirt. Yung mga bibili ng t-shirt, may free na isang camping mag natin para matuwa naman yung bibili ng ating t-shirt. Tapos dito sa kabila, ayan, ito pala yung ano natin, mga lagayan ng gulay, mga basic needs, bawang, sibuyas, kamatis. Tapos ito yung ating condiments, vinegar, soy sauce, specious, saka yung ating oil. Tapos ayan, lagi tayong may sukang hoteps. Tapos ito yung ating dikin. Ano ba English ng dikin? Nakalimutan ko. Ito yung mga sensi natin na bamboo. Tapos syempre meron tayong rice dispenser. Ayan, nabili ko ito sa Shopee. Itong rice dispenser natin ay 5 kilo ang nilalaman nito. So pag mag-isa ka lang, 1 week. Baka sobra pa yun, 2 weeks. Pwede, pa sa isang gatang ka lang naman magsasaing. Tapos ito yung mga lagay natin ng kape, sugar, ng salt. Tapos ito yung spice rack natin na nabili kito sa Lazada. Ngayon, kaunti lang dala natin. Pero sa bahay, marami tayo. Sa bahay, kompleto po tayo ng spices. Meron tayo doon mga thyme leaves, sage leaves, Italian seasoning, mga cayenne pepper, Spanish paprika, turmeric. Tapos yung cumin, yan, cumin seed, masarap din yun, mabango. Tapos yung mga rosemary. Pero ang dala natin lagi sa camping ay yung mga Filipino spice. Yan, itong cracked pepper. Yan. Ito chicken powder, hindi ito nawawala sa akin. Tapos meron tayong ayan, ground pepper. Tapos Idai salt, garlic powder. Teka, nasan yung onion powder ko? Wala. So syempre, ang hindi mawawala, laurel. Yan, mga Pilipino tayo syempre, mahilig mag-adobo. Tapos ito yung pangaraniwan na binabaon natin kapag tayo nagta-travel. Yan, lahat yan, mga kabangkada. Ito nasa loob ni Beyo yan. Pag wala tayong tinapay, yung gardenia, monay lang, pandesal, dadaan tayo sa isang bakery. Tapos yan, cheese whiz. Kasi yung cheese whiz, paborito natin tong palaman. Tapos ito yung saba, makarel. Lalagyan lang natin ng repolo, tapos gigisay natin. Yan, kung meron tayo sa loob ni Beyo ng Nestle cream, meron naman tayong condensed yan. Tapos spam, yan. Maling. Ito, daming sardinas kasi paborito nga natin tong rose bowl. Tapos ito, century tuna. Pagka
hadalian lang, di ba? Pagkainin ng kanin, taktak mo lang to, okay na. Tapos cup noodles yan, pampantawid gutom. Mga chichirya, tapos meron tayong soft drinks. UFC, so, pambansang sausawan. Ayan, Milo. Dami natin dala. Yan yung mga dala natin lagi. Tapos ito, yung cooler rack, DIY lang naman to. Ayan, kung napansin nyo, yan yung, ito yung nasa sahig ng mga kulungan ng aso. Nilagyan lang natin ang angle bar, tapos yan, hindi tornilyo siya. Ayan, mga kabankada, yan yung ating setup kapag tayo ay nagka-camping. Tapos meron tayo dito ang sunshade. Ayan, ito yung sunshade natin. Ang sukat niyan ay 6 meters. Bali, nasasakop na siya pa L. Bali, itong side na to 3 meters, yung side na to 3 meters. Tapos yung isang side na to ay 3 meters din. Pero hindi ko na binuo para may open tayo din ganyan. Maganda tong sunshade kapag malakas ang hangin, kasi makakapagluto ka ng maayos kahit walang windbreaker. Yan, 6 meters yung haba niya, tapos yung taas niya ay 2 meters. Kaya sakto-sakto lang sa ating awning. Tapos meron tayong nabiling bagong string light. Ito, ang pagitan ng ilaw ng string light natin ay 1 meter. Itong string light na to ay ang kinukonsume lang nito lahat, 10 ilaw siya. Kaya libot na siyang ganyan. 7 watts lang yan, mga kabankada. Kaya matipid. Tapos kung napapansin nyo, ito meron tayong magic tape para sa ating tarpaulin sa ating awning. Ayan. Nakita nyo po yung tahi na yan. Kinamay lang po yan. Tahi pa kamay yan. Sinaga ako na tahi yan. Ayan. Ganun to ako katsaga kapag gusto ko yung kinagawa ko. Pero mahirap magtahi ng pakamay. Pero medyo luma na tong tarp natin. Magpapalit na rin tayo. Pero pag naglagay tayo ng magic tape, may paano na natin? Papatahi na natin para mas matibay din. Pero matibay din naman itong pagkakatahi natin. Meron pang halatang-halatang pakamay. Pero okay lang yan. Goods naman. Ang nagastos nga pala natin dito, mga kabankada, sa ating pag-setup ng camper van ay yan, si Beyo. Yan, yung pag-setup natin dito kay Beyo ay gumastos tayo ng 31,000. Setup na yan. Kasi dati, nung nagtatanong tayo na pagpapasetup nito, pagpaka-customize, hinihingan tayo ng 350,000. Tapos ganitong setup. Kaya medyo namamahalan tayo. Kaya nag-DIY na lang po tayo. Ayan. Ang nagastos ko po dyan na yan, 31,000 nga po. Tapos dito naman sa ating, sa outdoor kitchen, itong sa side awning natin, itong bali ang nagastos ko dito sa awning, nasa 5,000. Ayan. Tapos itong portable kitchen natin, 6-8 tatabili ko dito. Tapos dito sa ating rack, itong foldable rack, 1-1. Yan ang nagastos natin. Tapos itong isang spice rack, nasa 560. Tapos itong 1-1, itong galon natin ng Bobby Garden. Tapos ito, 1.8 yata yung malaki nito, malit 1.1. Tapos ito, mura lang itong mga ito, mga 350, yung mga foldable natin na lababo. Tapos yan, yung timba, saka yung foldable din natin na tabo. Pagka nagagamit natin ito, pagka yung malayo yung igiban, napaka useful na ito. Kung susumahin, mga kabankada, yung nagastos ko sa buong setup natin ng ating camper van at ng ating outdoor kitchen, siguro mga nasa kulang 80,000. Mura na rin po 'yun kung talagang sa magbi-build tayo ng ng pang-camping, no, ng camper van. Ang importante, mga kabankada, kahit hindi siya branded, nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. 'Yun ang importante doon, masaya ka sa ginagawa mo. Para sa akin naman, hindi mo naman kailangan ng mamahaling gamit para makapag-camping ka. Yung simple lang, okay na 'yun. Kasi kung talagang bibili natin lahat 'to, lalo yung sa awning, medyo mahal din ang maaabot maaabutin. Kaya naisip ko mag-DIY na lang ng awning. Saka
wala akong makita na awning na ganito kalaki, na 3 meters by 3 meters. Ang nakikita ko pangkaraniwan sa market ay 2.5 meters by 2.5 meters, tapos 2.5 meters by 2 meters, which is maliit yun para sa ating van. Kaya nag-decide ako na gumawa ng DIY na awning. Napapakinabangan ko naman talaga, lalo pagka marami tayong kasama pag nagka-camp. Pero pag solo naman ako, hindi naman ako nagsiset-up ng outdoor kitchen, ng awning yan. Nasa loob lang tayo ni Beyo. Mas gusto ko pa rin sa loob lang ni Beyo kasi nakakapagluto naman tayo dun. Pagkaluto mo, doon ka na din kakakain sa loob. Lalo pagka yung mag-isa ka lang magta-travel. So, ayun po mga kabankada, yun po yung ating kabuuan ng ating setup ng ating camper van na si Beyo. Sasamantalahin ko na rin po yung pagkakataon na makapagpasalamat po sa inyo. Itong 2023 na dumating, na dumaan pala sa atin, sobrang memorable sa atin yan. Kasi marami tayong naging kaibigan, nakilala. Thankful tayo kasi nakasuporta sila sa atin. Tapos syempre, kayong mga bagong mga bankada natin, mga da-bankads, no? Mga bagong follower, bagong subscriber. Ako, nakakataba po ng puso yung pagsuporta niyo po sa akin. Tapos yung mga dati na nating follower at subscriber, yung syempre hindi natin makakalimutan yung mga yan. Dahil nung time na nagsisimula tayong maging content creator, tapos hindi pa tayo nagsasalita sa vlog, nakasuporta sila sa atin. Tapos hanggang ngayon. Sana po ngayong 2024, patuloy niyo pa rin po ako suportahan mga kabankada. At ngayong taon na to ay dito na tayo magsisimula ng panibagong adventure. Kasi baka sa last week nitong January, magpa-practice na tayo sa ating Philippine Loop. Mag-North Loop muna tayo. Tapos bahala na kung saan tayo abuti ng gabi, doon tayo matutulog. Uunahin ko tong gawing Zambales. Ayan, siguro mga gagabi na tayo pagdating natin ng mga iba. Doon tayo matutulog. Tapos paakyat na tayo ng Bigan, Lawag, tapos Pagudpud. Tapos ikot tayo ng Tugigaraw. Tapos baba tayo ulit ng Kasiguran. Gagawin natin yun ngayong last week ng January or first week ng February. Practice natin yan para sa ating Philippine Loop. Kasi gustong gusto na talaga nating malibot ang Pilipinas. Pero syempre, gagawin natin yun na kasama kayo mga kabankada. Kaya sana suportahan niyo po ako. Ayun mga kabankada, hanggang dito na lang po. At yun, maraming salamat po sa inyo mga kabankada. Nakaka-overwhelm yung nararamdaman ko kapag nababasa ko yung message nyo, yung mga nag-heart react, tas mga nagla-like, nag-share ng mga post natin sa Facebook, tas yung mga nagko-comment sa atin sa YouTube, gan. Pagka po kaka-upload lang natin, mamaya marami ng views, tapos may mga comment, masisilip ko. Pasensya na po dun sa hindi ko nare-replyan agad. Kasi po minsan pagka na-upload, ini-schedule ko kasi yung upload sa YouTube. Minsan pagka na-upload ko na, nasa resto po ako sa tindahan po namin. Minsan naman nasa biyahe tayo kaya hindi agad tayo nakakapag-reply. Pero pag naman bakante yung oras natin, tas nabasa ko po agad yung message nyo, nagre-reply naman po agad tayo. Yun nga po pala mga kabankada, kung meron po kayong question about dun sa paggawa natin, pag-build natin ng camper van na si Beyo, mag-message lang po kayo sa Facebook, tas kung may maitutulong po ako, sa abot ng ating makakaya, tutulungan ko po kayo sa sukat pala ngayon, sukat ng loob, ng higaan, ng kitchen. So ayun mga kabankada, maraming salamat po sa inyo, at magkita-kita po tayo at samahan niyo po ako sa mga susunod kong biyahe sa ating kabanata ng ating pagbabanlay. Maraming salamat po mga kabankada. Ingat po kayo palagi.